I-rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pagkakita ni Cardo na si Armando ay nagtangkang tumakas ay nagratratan ang dalawa. Nang naubusan ng balas si Armando ay wala na itong kawala. Nilampaso ni Cardo si Armando at tinuntok niya ito upang maiganti si Lolo Delphine. Ngunit biglang dumating si Samuel at niratratan ng balas si Cardo. Tumakbo si Armando at hindi na naabutan ni Dalisay. Dahil nagmamadali itong tumakas, konti na lang sana ay maabutan niya ito. Sumigaw si Cardo kay Armando na tutubisin niya ito sa mga ginawa niya kay Borja. Sinabi naman ni Espinosa na hindi na niya ito maaabutan at kailangan nilang mailibing si Lolo Delphine. Salita pa si Lolo Delphine kay Cardo na sana'y mapatawad siya nito. Sabi pa ni Delphine na huwag lang mag-alala si Cardo dahil masaya na siya na nailigtas niya si Cardo. Humingi ng tawad si Cardo at ang Matas Force Aguila na huli na mailigtas nila si Lolo Delphine. Samantala ang huling salita naman ni Lolo Delphine ay patawad. At ang hiling nito ay sana ipagpatuloy nila Cardo ang kanilang mga minimiti na maibalik si Oscar sa palasyo. Nagmamakaawa si Cardo sa kanyang Lolo Delphine na huwag siyang iwan ngunit nabawian na ito ng buhay. Inilibing nila si Lolo Delphine at sinabi ni Oligario na kung hindi sila naging duwag na balikan noon si Delphine na sana ay hindi ito lumisan. Dispensa rin ni Cardo na walang mga kasalanan Matas Force Aguila, ang may kasalanan ay ang kasamaan ni Armando at kababuyan ni Lily. Sa kabilang banda, matapos maihiganti ni Aurora si Mara ay nagpaanon si Aurora ng bulaklak sa ilog. Tanda ito ng kanyang pangungulila sa kanyang anak. Pagkatapos ay nag-usap si Oscar at Aurora. Sinabi ni Aurora na tapos na niyang maighanti ang kanilang anak, ngunit kailangan niyang bumalik sa ibang bansa upang hindi niya maalala ang sakit na dinanas niya sa norte. Kahit anong pigil ni Oscar, ay alam niyang hindi niya mapipigilan si Aurora. At sabi ni Aurora na mag-ingat sila sa susunod na laban at sana ingatan niya ang kanyang sarili. Pinanumpa at itinaga ni Aurora na babalik siya kapag handa na siya at buo na ulit ang kanyang pagkatao. Mamimiss naman ang mga Task Force Aguila si Aurora dahil wala na silang ina na itinuturing at gagamot sa kanila kapag kailangan nila ng tulong. May pag-aalilangan man ay hindi nila pipigilan si Aurora sa kanyang desisyon. Samantala, dahil mag-isa na lang si Armando ay para na itong ligaw na pusa, hindi na siya makapaghanap ng disenteng trabaho dahil baka mahanap pa siya ni Cardo Delisay. Ang desisyon ni Armando ay pumunta na lang sa kabilang bayan at mamuhay mag-isa bilang isang magsasaka dahil itsapera na siya ni Lily. Nagpasalamat naman si Aurora sa lahat-lahat ng mga tulong ng Matas Force Aguila. Hindi niya lubos akalain na umabot sila ng maraming taon na tumibay ang kanilang pagsasama. May mga pagsubok man sa buhay ay nakayanan naman dahil sa pananampalataya at taimtim na pagdadasal na gabayan ng puong may kapal. Sa kabilang banda, malapit na makarating sila Renato at Arturo sa palasyo upang mapaalay si Lily at matuloy ang kanyang paghahari sa bansa. At dito nagtatapos ang ating Ang Probinsyano Advance Update. Muli, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell para lagi tayong updated.